Hello guys! So, isang mainit na araw sa inyo. So, tingnan nyo naman, napaka-init ano. So, ngayon, gumawa ako ng video na to. Mag-share naman ako sa inyo about sa trabaho ng caregiver dito sa Japan. Kasi alam ko marami ang curious sa inyo kung ano ba ang trabaho ng caregiver dito. Mahirap ba ang maging caregiver dito sa Japan? Kasi before may nakapagtanong na rin sa akin kung paano nga ba, mahirap nga ba ang trabaho namin mga caregiver dito sa Japan. So alamin natin, so i-share ko sa inyo kung ano ba ang trabaho namin dito sa Japan. No? So bago ko pumunta dito sa Japan, ang dati kong trabaho is casino dealer. So yung pagiging caregiver dito, depende naman yan sa facility na papapasukan ninyo. So sa akin, para sa akin, dito sa facility namin, mahirap siya. Mahirap yung trabaho ng caregiver kasi ang definition kasi ng caregiver, di ba, ano, mag-a-assist tayo ng mga patient. So, ayun, yun nga isang trabaho natin. Bukod dun, dito sa Japan, hindi ka lang mag-a-assist or mapapait ang diaper. All around ka dito. So, ano nga ba yung sinasabi kong all around? So, pag-uusapan natin yan mamaya. Iba-iba kasi yung all around eh, no? So, eto, ang trabaho dito sa Japan, so kung nakagawa na rin ako ng video before guys, about sa trabaho ko, kung napanood ninyo yun, nakapagbigay ako ng onting ano sa inyo kung ano ba yung ginagawa ko pagka, ano ako nun eh, panggabi ko nung time na yun. So hindi lang kami nagpe-prepare ng ocha, nagpapait ng diaper, so ano ba ginagawa namin dito? I mean, ginagawa ng caregiver dito. Sa facility lang namin to ha, based on experience ko lang to dito sa trabaho ko. Kasi, depende naman yan sa, ano, iba-iba kasi yung mga tawag dito. Mga ibang facility, no? So, hindi lahat, same ng mga trabaho siguro, no? So, sa amin, hindi kasi kami per unit. So, ang pasyente namin is nasa 80 plus. Sa 80 plus na yun, ang pasok namin meron pang umaga, ano, 6 to 4, meron kaming 9 to 6, ay, mali pala, 6 to 4, 9 to 6, at saka yung panggabi namin is yung 4 to 10 ng umaga. Hindi lang siya tatlong klase ng, ano namin, ng pasok. Sa mga hapon kasi, iba din yung, ano, oras ng pasok nila, mas tawag dito, yung schedule nila medyo iba rin, no? So, mas maaga umuwi yung mga hapon. Lalo na pag leader ka, mauna ka umuwi. So, naiiwan kami kasi kung 10 o'clock ang labas namin sa umaga, ang mga leader pwede na umuwi na 9:30. So, iba, diba? So, ayun. So, trabaho namin, iba-iba rin. Kung pang umaga ka, iba rin yung task mo. Kung mag 9 to 6 ka, iba rin. And then kung 10 to 4, iba rin. So, iaano ko lang sa inyo, ang ginagawa namin dito is nagpapakain kami kasi karamihan ng mga pasyente namin dito sa facility namin, hindi sila nakakalakad at meron silang dementia. So, nagtatransfer kami from bed to wheelchair at karamihan bed to declining. So, hindi kasi sila nakakalakad. So, nagpapalit din kami ng diaper kasama yun. So, ilang beses ba kami nagpapalit sa umaga? Ilang beses. Tapos, nihingal ako, no, guys? So, nagpapalit ng diaper. So, nagpapaligo rin kami. Sa facility namin, ang pinapaliguan namin sa isang araw, mahina eh, no? Onti na yung 15 sa umaga, 15 sa hapon. So, 30 plus ang pinaliliguan namin araw-araw. Sa araw-araw na, hindi naman lahat yun, ano. Alternate yung kasi pinaliliguan namin yung mga pasyente namin sa isang linggo, dalawang beses. So sa iba sa facility, lalo pag per unit, konti lang pinaliliguan nila. Sa amin, mas marami kami pinaliliguan. So, di ba? Grabe ang pagod, di ba? Tapos, guys, so, ayun na nga. Siyempre, pag-usapan na natin yung sinasabi ko all around. Kasi pag caregiver ka dito sa Japan, expect mo na lahat gagawin mo. Kasi kung nasanay ka dyan sa Pilipinas, kasi iba naman, iba yata yung pag-ano yun, no?
caregiver dyan sa Pilipinas. Medyo light ang trabaho. Dito sa Japan, na-experience ko din, na-experience din namin yung naglilinis kami ng mesa, pagkas kumain, liligpitin namin lahat ng mga kinainan. Lalabhan namin yung apron. Ayan. At syempre, nagsisenta ko ba rin kami? Sasenta ko ba dun yung mga labahin? No? So, all around ka talaga. So, alam niya ng mga kasamahan ko na iba rin mga EPA kasi karaniwan sa mga facility, ganyan talaga, all around ka. So, magbawalis ka, magtutupi ka ng mga apron, ng oshiburi. Yung oshiburi, yun yung maliit na towel, ginagamit lang pang punas ng kamay, bibig, yan. So, lahat dito sa Japan, as caregiver, madalas na experience nila yan. Tapos, isama mo pa yung mga nakaka-stress mo na katrabaho. So, alam niyo na yun, guys, kasi alam niyo naman sa mga video ginagawa ko, laging kasama yan. So, pag caregiver ka dito, expect mo na yung mga salbahing mga kasama mo. Kasi hindi lahat ng mga Hapon mababait sa trabaho. Ang number one na dyan is yung mga Hapon na chismosa. Kung kala nyo sa Pilipinas lang may chismosa, dito mas maraming chismosa. Yan. At yung mga napakasipag na mga Hapon. Hindi halos kumikilos. So more on kakimono or paperworks lang sila. So lahat ng trabaho nasa ating mga foreigner. Yan. Yan ang isa pa. So sa mga susunod na video ko, yan naman ang i-share ko sa inyo. Yung mga na-experience natin dito sa Japan as caregiver. So ayun nga guys. So yun yung mga trabaho na ginagawa namin dito as caregiver. Pero yung mga trabaho na yun, depende naman yun sa facility. So hindi lahat ng facility siguro eh. Ganun ang mga ginagawang trabaho ano. So ayun, yung sinabi ko sa inyo is yung ito lang yung mga ginagawa namin trabaho dito mismo sa facility ko. So siguro hindi lang naman sa facility namin nangyayari yung mga ganung bagay na all around ka. Meron din mas worse pa yata sa ibang mga facility. Pero guys, syempre pasalamat na lang tayo dahil meron tayong trabaho, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon, mamimili ka pa ba? So, syempre dito pagka-caregiver ka, masasabi ko lang, tibayan nyo ang loob ninyo at baka makakalimot sa Panginoon. Kasi siya lang ang tutulong sa inyo. Kasi ikaw lang mag-isa dito eh, di ba? Lalo na iba kasi wala naman mga kamag-anak. So, ayun. So, ang pinaka-importante is tibay ng loob. So, ayun nga. Share ko lang sa inyo guys kung ano yung mga trabaho mga ginagawa namin dito. Kasi yung iba nagtatanong kung mahirap nga ba ang trabaho bilang caregiver. So para sa akin, mahirap siya kasi nga yung yung dati kong trabaho, di naman ako nakapag tawag dito, experience ng sa as in trabaho sa hospital. Nakapag-experience lang ako siguro yung intern namin. So pagkatapos noon, nagtrabaho na kasi ako bilang casino dealer. So alam niyo naman guys, ibang trabaho ng casino dealer. So deal lang tayo ng mga baraha, ganyan, sa mga player. So tayo lang tayo kapag blackjack. Alam niyo na, ganun. So mas madali yung trabaho ko as casino dealer compare mo dito sa pinasok ko na trabaho ngayon. Pero hindi naman ako nagsisisi kasi nga choice ko to eh, di ba? So ayun, panindigan natin. So kinakaya naman natin kasi alam naman tayo mga Pilipino pagdating sa trabaho. Number one tayo. Kasi mga Pilipino ang number one na masisipag, masasabi ko lang. Kasi dito sa facility namin, iba-ibang lahi kami. Merong Filipino, Vietnamese, ano pa ba? Vietnamese, Indonesian, so meron na rin Korean. So ngayon, ayun nga. So iba-ibang lahi yung mga nandito. So ang pinakamasipag talaga, hindi sa pag-aano ko sa, dahil Pilipino ako, no? Ang pinakamasipag talaga is mga Pilipino. Ang pinaka, siguro masasabing pinakamatawag dito is walang ginagawa. Hindi sa paninira to guys ha. Karamihan ng mga kasama ko ng mga foreigner, as hindi talaga sila gumagalaw. Yun talaga yung complaint namin. Hindi matatapos ang trabaho kung hindi kami gagalaw mga Pilipino. Totoo yun. So, ayun nga guys. So, kailangan, pag pumasok ka dito sa Japan,
Tatag ng loob, lakas ng katawan. Kasi pag mahina yung katawan mo, babagsak talaga yan. So dito ko na rin naranasan, si-share ko na lang din sa inyo guys, dito ko rin naranasan sa trabaho ko yung yung sa likod ko, nagka-problema ako. Yung sa paa ko, nagka-problema din ako. Pero, thank God, okay na. Naging okay naman na ako. Kasi nga sa hirap ng trabaho, no? Tapos dagdagan pa ng stress ng mga katrabaho mo. So, alam nila yan. Hindi lang siguro sa facility namin nangyayari yung mga bagay-bagay na ganito. Sa ibang mga facility rin, na-experience nila yan mga yan. So, ayun guys, sana nakapulot kayo ng knowledge ba, at least sa mga mga paparating na bagong batch ng mga nurses dito sa Japan. So, binigyan ko lang kayo ng onting idea para at least aware kayo kung ano yung mga dadatnan ninyo. Kasi, pag sa training, ibang-iba yan, guys. Light lang sa training. Arag-arag ka lang na ni Hongo, ganyan. Pagdating mo facility, iba na. Dito na yung talagang trabaho. Yung pagod, dito mo na ma-experience. So, sa mga parating na bagong mga nurses dito, mga kapwa natin, kababayan natin, mga Pilipino. So, masasabi ko lang, galingan ninyo. Tibayan nyo yung loob ninyo kasi yun lang ang sasagip dito sa inyo sa trabaho. At, syempre, kinalaunan, masasanay na rin kayo. So, good luck sa mga aspiring natin mga caregivers dyan sa Pilipinas. So, kita-kits tayo dito sa Japan at galingan ninyo at maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana nakapulutan nyo ng aral, no? So, maraming salamat, guys!